You know, hi guys, good morning, I am JR and welcome back to another video. No? So, this video is the short lang na clip, ano, i-share ko lang kung paano ba tanggalin yung choke, kung paano tanggalin or disable yung choke ng ating carbon. So, I just create a short clip para i-share kay, ano, kasamahang rider, no, kay Sir Ruben, no. So, Sir Ruben, this video is for you para makita mo kung paano tanggalin. And alam ko naman kayang-kaya mo ito kasi napaka-basic lang nito. Well, anyway, it's better late than never, no? So, ibabahagi ko lang yung short clip nga na to. So, guys, samahan nyo ako and let's go! Guys, no, so para matanggal natin tong choke or ma-disable natin, kailangan natin ng 12mm na wrench. So luwagan lang natin to. Madali lang naman tong tanggalin eh. Ilulusin lang muna natin. So pag medyo maluwag na, pwede na natin tong ano, kamayin. So matigas pa, kailangan natin ulit gamitan ng wrench. So sobrang kitted kasi nung kanto nito, no. Pwede mo siyang tanggalin ng nakakabit yung carb or pwede mo naman siyang tanggalin muna yung carb. Saka mo siya bago mo tanggalin yung choke, no. So, in my case, pakita lang natin kung paano ko siya tatanggalin. So, kaya hindi ko na binaba yung buong carb. Tanggalin na lang natin yung choke. Abutin ko na lang. So yun, no, malapit ko na siyang matanggal. Talagang makitid lang yung area kung saan nakakabit yung ating choke. Kaya pati yung aking wrench, kahit na maliit na, nahihirapan gumalaw. Pero once naman na maluwagan na natin to, madali na siyang matanggal, no. Alright, almost there. Talagang mahirap lang siyang kamayin, hindi ka agad siya matanggal, but maluwag na siya, guys, eh. So isang luwagan pa natin ng wrench, makakamay na natin to para matanggal na ng tuluyan. So yan, try ko ulit kamayin. So yun na nga, guys, no, natanggal ko na, pwede natin kamayin, naluwagan ko na yan. So pagka naluwagan na, pwede mo lang siyang hatakin. Pero may cases kasi sa ibang carb na kahit nanaluwagan na, hindi na mahatak, hindi kagad mahila, no? Kasi nag-stuck na yung copper niya dun sa carb. So para ano, para madaling matanggal, kung may WD-40 kayo, isprayhan nyo muna para mas madali siyang hugutin. So ayun, natanggal na nga natin itong lock nut tsaka yung rubber. Kung i-disable nyo siya, pwede nyo siyang putulin dun sa wire, tapos ibabalik lang natin ulit yung lock nut tsaka tong rubber cover na to, no, para pangtakip ulit dun kung tatanggalin nyo yung choke cable, no. Kung i-disable nyo na ng tuluyan, huwag nyo kakalimutan ibalik yung lock nut para matakpan pa rin natin yung choke area ng ating carb para hindi pasukin ng dumi. Alright, so yun na nga, guys, ganun lang kabilis at ganun lang kadali yun, no? So para hindi siya mabilis eh, kasi medyo natagalan. Thanks, guys. Alright. Alright. So yun na nga, guys, no, thank you for watching this video and sana may maibahagi ako sa inyo kahit na napaka-ikli lang ng video na to. Anyway, salamat sa patuloy na mga sumusuporta, nanonood sa aking YouTube channel. So, hanggang dito na lang muna. Stay safe
and God bless us. Thanks.